Hello nga pala sa reverse case. So guys, ngayon bad news. Kaka-record ko lang. Kaso, na-delete. Live gameplay sana ito eh. Na-delete ko. Pero yun. So explain lang natin ginawa natin dito. So dalawang gameplay feature natin ngayon. Okay, di ko sure kung makakadalawang video tayo ngayong araw. Pero mahalaga is may ma-share pa rin ako sa inyo. Okay? So lineup na kalaban dito is BMP. Mekian. So ginawa ko dito. Skipping. Hindi pala skip. Tag na ako sa kanya ng 2 energy. Okay. Nakaunin ko siya ng 2 energy. Bakit ko siya ninakaw ng 2 energy? Kasi gusto ko. Joke lang kasi. Kailangan yun. May chance actually na umatake siya. If nabigyan to ng cards. Kaso hindi nabigyan ng cards. So, swerte tayo that time. So 3 energy lang siya. So ginawa naman natin dito is pinrioritize natin yung front. Bakit? RG, bakit mo pinrioritize yung front lane? Pinrioritize ko yung front lane kasi ang tagal. Okay, masyado matagal yung backdoor. So, hindi na kailangan intayin pa. Kung kaya na, knowing na mech to, yung sabihin, mas mauna tayong tumira sa kanya. So, yun, nawasak lang natin yung front lane niya. Okay, so 5 energy na siya dito. Tignan natin. Rabbit talaga na. Sayang, kaka-record ko lang eh. Na-delete ko. So yung ginawa natin dito is dinepensa lang natin itong plant natin. Kasi sobrang taas ng tendency na umatake siya. Grabe, ang ganda ng bigay ng gain energy sa kanya. So meron siyang 5 energy dito. And tayo naman makakuha tayo ng 4 energy. And sobrang laking bagay nung poison ticks. So meron siyang 4 ticks. Okay, so that's na siya. So next natin ginawa dito, since masakit nga yung mga mech na yan, so inunan natin yung harap. Kasi mauna naman tayong tumira sa kanya. And at the same time, nagtitik lang nagtitik yung bird ng kalaban natin. So which is very effective talaga. Medyo overkill ata to. Pero okay lang. Meron pa naman tayong plant na magdidepensa. Gagawin natin dito. Kala niya, hindi siya syempre mag-aaksaya ng 4 cards dyan kahit marami siyang energy. So, nilagyan natin siya ng October treat. Mali niya lang siguro dapat 2 energy to secure the bug. Kaso, syempre, hindi niya rin talaga alam. So, skip na ako dito. Nagyan ko lang to ng poison. Yan, para marami tayong energy. Ayan. And then, magpo 4 card combo ko dito, sayang walang poison. Pero still, it's enough na. And, makunat na yan. Pero kahit na mawunat tayo, pansinin nyo yung damage output niya. Sakit. Mugbog tayo halos. 180 na yung armor pero natira sa atin 75. Ganun siya kasakit. So this is actually a game over. Sobrang bilis lang ng laban na to. Umabot lang tayo ng round 7. Bang! And okay, patay na. Okay, next natin. So, yung ginawa natin kanina is front yung inuna natin. Ngayon naman, ang unahin natin is the back lane. So, bakit natin unahin yung back lane dito? Kasi, explain ko sa inyo. Okay, so nag-skip ako round 1. So, round 2, kapag round 2 guys, meron na kagad back lane. Okay na. I-attackan nyo na yung backdoor ninyo. Pero kapag round 3 or round 2, wala pa. Wala pang kaitin. Pwede na mag-focus sa harap na lang. Ayan na. Huwag puro backdoor and huwag din puro front. May mga situations tayo dapat i-consider. So, deleted na tong beast niya. So, kahit pa paano, one down na tayo. So, ang gagawin ko naman ngayon is popoisonin ko tong aqua niya. So medyo eagle side no? Kasi
Nakaro tower tayo. So meron siyang 7 energy. Pero kahit may 7 energy na siya, goods pa rin. So ginawa natin dito is, na ganyan lang tayo. Depensa lang natin. Yung nakawan niya nga lang tayo, so 3 energy lang tayo next round. Yun no? Sakong-sakto lang yung depensa natin sa kanya. Makapal pa rin. And knowing na may October 8 pa tayo, kakasya pa. Balo ko nga sana mag-double October 8. Kaso, medyo alanganin. Okay, ngayon pa. Backdoor na tayo. Or hindi. Skip pala muna. Skip pa lang pala. Sorry. Yan. So, hindi naman tayo maapektuhan ng bug noise kasi wala naman tayong damage eh. Defensive naman yung plant natin. Yan, okay. Ngayon, pwede na tayong lumikod. Or hindi pa. Hindi pa pala. Hindi pa pala. Buhay pa pala. So, hinarap pa lang natin. So, binigyan pa lang natin pa siya ng poison. Sorry. So, luckily, nag-last stand tayo dito. Actually, medyo ano kay last stand natin that time. Pero, ayos na rin yun. Tatlong poison tick siya. Dadagdagan pa natin ng dalawa. So, ginawa natin dito is pinakapal natin yung armor. So, nag-bumbok lang tayo. Kasi pwede siya mag 4 card combo ng ano. Ng cards. So medyo masakit na yan. 10 ticks. So pwede na tayo ngayon mag-pryo sa harap. I think mag-skip out ako dito. So 60 ba yan? Or more ata yan eh. More. Ayan, 64, okay. So, next natin dito is iipon tayo ng cards. Hindi ako nagkakamali, iipon ako ng cards. O, nag-ipon na ako ng cards. Kasi, 5 na yung ticks nito eh. So, wala na akong dapat problemahin pa. Sa 1v1 situation, GG na yan. So, binurse natin to. Medyo swerte din tayo kasi hindi masyado nag-i-spawn or siguro nagamit na niya yung mga cards niya. So, yun. Naka-double na naman siya. Double gain na energy. Swerte naman. So, habang tumatagal, pabawas na pabawas yung buhay niya kasi 10. 10 ng 10. So, 19 cards na lang yung capacity ng buhay niya. Ngayon, laka na bawas. Talagang kailangan niya akong patayin as soon as possible. Kaso nagento pa ako. I think yun nga medyo malas lang talaga siya sa cards. Ayan, so almost 11 cards na lang yung buhay niya. Ay magba-blood moon curse na, diba? So tamang depensang marino lang tayo. Actually, masakit yung naging combination niya dito, no? Kaso hindi talaga umabot. Okay. Stun. Medyo bisa natin. Isa pa. And then, lang ang buhay niya that time. 60. Tapos may stun pa siya. I think that's not enough. So, saktong-sakto lang para sa Blood Moon Curse. And patay. So, ayan guys. Sana may natutunan kayo ngayong araw na to. I think one video lang muna tayo, hindi ko sure. Abangan nyo na lang. 11 p.m. ko to na. 11 p.m. tayo nag-upload ako. 11 p.m. And then guys, hanggang sa muli ako sa reverse. Like, comment, and subscribe. Paangat tayo, okay?